Maanghang pa rin ang mga birada ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon kay dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema. Hamon ng commissioner, ilabas ni Cardema kung sino ang sinasabi niyang bagwoman ni Guanzon. Buwelta naman ni Cardema, maghahain siya ng impeachment complaint. May report si Mark Salazar. Just attempting to bribe a commissioner is already a very grave offense. Sabihin niya, he bribed me with 2 million. Anong mama na ito? Gawin mo naman 200 million, baka tanggapin ko yan. Kung nagbigay pala siya ng 2 million, tapos dinikyo ko pa rin siya, eh di tanga siya, di ba? It's stupid. S-T-U-P-I-D, stupid. Hindi nagtipid ng salita si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon para pabulaanan ang alegasyon ni dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema na tumanggap daw ng 2 milyong pisong suhol si Guanzon. Ang alegasyong yan, sinabi ni Cardema sa panayam ng Super Radio DZBB. Pinadaan daw ang 2 milyong piso sa isang congresswoman na bagwoman daw ni Guanzon para maparehistro ang kanilang partido. Eh, nagbigay ka, Ronald, ng 2 million? May pinakausap ako na ibang tao na magbibigay kay dito kay congresswoman. Naibigay kay congresswoman. Merong sumagot ng 2 million pesos sa'yo na ibinigay na kay congresswoman. Ang sabi ng isa kong kaibigan, siya nalang kakausap dito kay congresswoman. Ayoko na nga kasi kausapin itong congresswoman na to eh. Tapos nalaman ko na lang, nagbigay siya ng 2 million kay congresswoman. Sa pag-iikot daw ni Cardema sa Kongreso, napag-alaman niyang hindi raw siya ang nag-iisang nahututan umano ni Guanzon. So nakausap ko na ilan? Halos lampas-sampu. Mga ilan ang... Nahututan yan. Yung iba hindi pera, yung iba sasakyan, cellphone, yung iba puro favor sa posisyon. Mas importante, makikita mo sa mas importante lagi sa kanya ang posisyon. Bakit ngayon niya lang sinasabi ito na disqualified na siya? Di ba? Sana kung talagang nuninindigan siya para sa malinis na, what do you call this, governance. Dapat dininounce niya ako noon pa. Hamon pa ni Guanzon kay Cardema, pangalanan ang sinasabi niyang bagwoman. Go ahead, you know, I told him already over several interviews. Name him, name her, name all of them. Para talagang malaman natin kung nagsasabi siya ng totoo. Naku naman, bola naman to si Pingguan to, no? Alam naman sa Kongreso to, ako, malik, taon-tao niya. Sinetext niya ako ng ibang congressman. Pare, huwag mo muna sabihin yung pangalan niya, no, ha? Baka masira buhay. Buwelta naman ni Cardema, magsasampa siya ng impeachment case laban kay Guanzon. Wala akong pakialam kung maging congressman ako, hindi, makaupo ang Duterte o hindi. Ipapakita na ano kung gaano kami itong Pingguan to na ito. Yun ang hinahabol namin. Yung taong nagbabribe ng commissioner, hindi yan victim. Corrupt yan. Yan ang mga taong hindi dapat nakaupo sa pwesto. We will sue him. He will go bankrupt defending himself. Pag siya papakita sa akin, baka suntukin ko siya. So wala po. Sa gitna ng palitan ng mga birada, sabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez kay Cardema, patunayan ang mga paratang laban kay Guanzon. Kung totoong nagbigay siya, then prove it in court and let the judgment of the law fall where it may. Mark Salazar, GMA News.